tayo po ay sumabay sa pambungad na awit. Ala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ihanda natin ang ating mga sarili, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayong lahat ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na sa iyong patnubay, ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan, at sa iyong pag-akay ang mga ito'y aming magampanan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb sa bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya ang Panginoon. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan ang Panginoon at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin, ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ang balabal ng kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng yungib. Narinig niya ang isang tinig na nagsabi, Elias, bakit ka naririto? Sumagot siya, dahil po sa aking malaking pagmamalasakit sa inyo, Panginoon, Diyos ng mga hukbo. Tinalakdan ng bayang Israel ang inyong tipan, winasak ang inyong mga dambana, pinagpapatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natitira at hinahanap nila ako upang patayin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, bumalik ka sa iyong dinaanan, sa ilang na patungong Damasco. Pagdating mo ng lungsod, pahiram mo ng langis si Hazael bilang hari ng Syria at si Jehu na anak ni Namsi bilang hari ng Israel. Pahiram mo rin ng langis si Eliseo na anak ni Sapat na taga Abel Mehola bilang propetang hahalili sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagin. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Ako'y nananalig na bago mamatay. Masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoon Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo'y umasa sa kanyang kalinga. Sa ganda mo't kabutihan, kami iyong liwanagan. Magsitayo po ang lahat. Thank you.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig ninyo na noong una'y iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin nang may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno." Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa nang hindi naman ito nangangalunya at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking ito'y nagkasala. Itinutulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya. At sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya din. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Lahat tayo ay nagkakamali, nagkakasala. At sa ating mga nagagawang kasalanan, mayroon tayong paborito. Kaya nga, inaanyayahan ko kayo mga kapatid na isipin, what is your favorite sin? Pag sinabing paboritong kasalanan, yun bang matapos mong pagsisihan, uulitin mo? Yun bang kapapangumpisal mo pa lamang, mamaya kinabukasan, nagawa muna naman? It becomes part of your identity. It becomes part of who you are. Naging bahagi mo na ang kasalanang iyon at may dahilan kung bakit siya'y iyong paborito. Baka masarap, baka you have that sense of fulfillment kapag ka nagagawa mo ang kasalanang iyon. Baka merong challenge kapag ka siya'y nagagawa mo nang hindi ka nahuhuli. Ano mang kasalanan, kaya siya'y nagagawa dahil siya'y masarap. At walang kasalanan hindi masarap. At yung paborito mo, yun yung nagbibigay sa iyo ng sense of fulfillment na higit kaysa ibang kasalanan. What is your favorite sin? Kaya siya paulit-ulit na nagagawa sapagkat hindi naaapula ang ugat. There is a reason why that particular sin is your favorite. Nahihirapang putulin ng ugat ng kasalanang iyon, kaya paulit-ulit na nagagawa, paulit-ulit mong pinagsisisihan, pero paulit-ulit mo pa rin inuulit. Ang tema ng pangaral ni Jesus sa Ebanghelyo ngayong araw na ito, we have to identify the root causes of our sins. Sabi niya, kung ang iyong mata ang dahilan ng iyong pagkakasala, dukitin mo. Kung ang iyong kamay ang dahilan ng iyong pagkakasala, putulin mo. Of course, it is figurative. Pero ang gustong sabihin ni Jesus, in every sin, there is a root cause to it. Ano ang ugat ng iyong ipinagkakasala? Kaya mo nauulit at nagiging paborito ang kasalanan ng iyon. Alam mo sa iyong sarili na ikaw ay mahalay. Hindi mo maiwasang tumingin sa ibang tao at maging objective ng iyong object ng iyong desire. What is the root of that sin? Kapag ka may oportunidad na kumuha ng hindi iyo, kinukuha mo. Wala namang nakakakita. What is the root of that sin? Ngayon, may binabanggit si Jesus tungkol sa issue ng paghihiwalay. It is a hotly debated issue nowadays in the Philippines.
the bill of divorce. Isang itinuturong dahilan kung bakit dapat payagan ang pag-aasawa, ang paghihiwalay, is because of irreconcilable differences. Kaya ka nabubugbog ng iyong asawa, kaya hindi kayo magkasundo, ay sapagkat ang inyong pinangahawak ay wala tayong magagawa eh. Talagang magkaiba tayo. Kahit anong gawin, hindi mapagtatagpo itong pagkakaiba natin. Irreconcilable differences. Ang tanong ko sa inyo, nung kayo ba'y magkasintahan, mayroon ba kayong pagkakaiba na hindi nyo napagkasunduan? Nung kayo'y magnobyo, magnobya, meron ba kayong pinag-awayang hindi nyo pinagbatian? Sige nga. Sa tingin ko'y wala. Sapagkat hindi kayo magpapakasal kung hindi lagay ang loob ninyo sa isa't isa. Hindi kayo magpapakasal kung unang-unay alam ninyong hindi rin naman kayo magkakasundo sa huli. Hindi ba? Pero bakit noong mag-asawa na kayo, pag kayo nag-aaway, you are pinpointing to that irreconcilable difference that at the start is not existing. Anong problema? Talaga bang hindi kayo magkasundo? O talaga lamang mahilig kang tumingin sa iba? May problema ba ang kasal? O may problema ang nagpakasal? Kapag mali ang itinuturong dahilan, hindi masusolusyonan ang kasalanan. Kaya yun ang ating tingnan. Kapag ba kayo'y naghiwalay at nag-asawa ka uli, sigurado bang makikisama ka na ng maayos sa iyong asawa, bagong asawa? Sigurado bang magiging tapat ka na? Sigurado bang hindi ka natitingin sa iba? Is that a certainty? Sapagkat ang taong may diferensya, kahit pa ilan ang asawa, uulit-ulitin ang kasalanan. That's why Jesus in today's gospel is inviting us to see deeply what is the root cause of your favorite sin. Sapagkat kahit paputulin mo ang katawan, kung nananatiling nakabaon ang ugat, sisibol at sisibol, uulit at uulit ang kasalanan. Yun ang ating tingnan, mga kapatid. Ang isang taong gustong magbago, tinitingnan ang dahilan kung bakit siya paulit-ulit na nagkakamali, kung bakit siya paulit-ulit na nagkakasala. Alamin ang ugat, pinagmumulan ng ating kasalanan at yon ang simulang supilin. Para sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa mga buslo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ng paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin. Sa pamamagitan ng Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Naman naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalulugod mong likain ng sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawat dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos namang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Ang ngalan mo,
puso at niyaya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tanghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo at sumainyo rin. Ibigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong mga inaanyayahan upang makisalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Iwanag ng
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng mga tatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrocina, monghing banal, pinatakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ng isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana. Kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang paglakap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Nakikisuyo po kami na pakiscan ng mga QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakingumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng panalangin sa loob at alabas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ay bukala simula ng lahat ang pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga imahen, larawan, rosaryo at mga kagamitan sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa aming lahat. Upang lahat ng tumulog at magdasal sa pamagitan ng mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya, loobin mong tularan nilang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya,
ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang misa'y naialay na humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating kahilingan sa Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin kay Santo Padre Pio,